Mas marami ng games ang ating aabangan sa ikatlong linggo ng season ng B.League. Yon ay dahil matatapos na ang 14-day quarantine ng mga na-delay na Pinoy players at inaasahang maglalaro na rin sila ngayong darating na weekend. Sabado at Linggo, makakalaban ng koponan ni 30 Ravenna ang Hiroshima Dragonflies, ang team na third ngayon sa standings ng West with 3-1 win-loss record. Samantala, sila Kobe Paras naman ay ang Levanga Hokkaido ang makakaharap na 0-4 ngayon ang record. Si Kobe ang leading scorer ngayon sa lahat ng mga Pinoy import sa Japan, kaya hindi na nakapagtataka na maraming mga nag-aabang sa mga games niya. Makakaharap naman ng Ibaraki Robots ni Javi Gomez de Liano ang Utsunomiya Brex ni Brandon Jawato. Pero ang problema ka, alis lang ni Javi noong October 6 last week, kaya malaki ang tsansa na hindi pa rin siya aabot dito. Sa kabilang banda, ang koponan ng most underrated Pinoy import na si Kemar Carino ay kakalabanin ng Bambitious Nara. Kung walang maging ibang problema, maglalaro na rin dito si Kemar at magiging kakampi niya ang dating TNT import na si Michael Craig. So far, 0-4 na ang kartada ng Aomori Watts ngayong season. Ang Shiga Lake Stars naman ni Kiefer Ravenna ay nakatakdang labanan ng Kyoto Hanaris. Ito yung nakaisa sa nigata ni Paras na may dalawang dating PBA imports na sina Justin Harper at David Simon. But nevertheless, liamado pa rin ang Shiga. May magandang production ngayon si Kiefer sa koponan with 13.8 points, 6.8 assists a game at kasalukuyang 3-1 ang kartada ng Lake Stars. Si Lawan Gomez de Liano naman ay ang Sendai 89ers ang kakalabanin. Dehado na naman sila rito dahil 2-2 na ang kalaban. Habang ang Tokyo Z sa 14 teams sa B2, dalawa na lamang sila ng team ni Kemar na walang nakukuhang panalo. Maputol na nga kaya nila ngayon ang kanilang losing streak. Panghuli ay ang ating pinakaabangang B.League game ngayong weekend. Tapat ang Bobby Ray Parks Jr. at Dwight Ramos kasi ito. Maraming naghihintay sa debut game ni Dwight dahil kinoconsider siyang isa sa mga top Filipino players ngayon sa B-League. Pero meron lamang konting problema. Wala pa rin nakukuhang panalo ang Toyama Grouses at hindi pa sigurado kung gaano kalaki ang magiging impact ni Dwight sa koponan para mapataas ang tsansa nito. Samantala, ang koponan naman ni Parks na Nagoya Diamond Dolphins ay kakakuha lamang ng kanilang unang panalo. So meron tong konting momentum, di ba? Ang kaso lang, sa ating mga Pinoy fans ay hindi pa rin natin nakikita ang tunay na Bobby Ray Parks Jr. Sa unang dalawang laro niya kasi, nag-average lang si Ray Ray ng 1.5 points, 2 rebounds, 2 assists at 1 steal sa loob yan ng 12.5 minutes sa game. Maging 100% na nga kaya si Parks ngayong linggo at makabawi. Kung ipagtatabi naman sina Dwight Ramos at Ray Parks, pareho silang two-way player, no? Parehong useful sa magkabilang dulo ng court. Ang magiging advantage lang siguro ni Dwight sa B-League ay capable siya to play the point guard position. Kaya posible na mas marami ang touches niya unlike kay Parks na pinapatambay lang siya most of the time sa weak side. But who knows, si Kiefer nga tuwing unang tatlong quarters ginagawang native na shooting guard eh. Sa height ni Dwight may posibilidad din siyang gawing wingman ng Toyama, eh, diba? Kaya abangan natin. Pero versatile naman si Ramos kaya wala naman siguro gaanong problema ron. Ramos versus Parks, kapanapanabik na tapatan ito. Sana lamang ay 100% na rin si Ray Ray nun para makasabay na siya. Yon mga pare ko eh. Ikaw, sino ang tingin mong pinaka magsashine na Pinoy player ngayong weekend sa B-League? Ikomento lamang yan sa ibaba. I-like na rin ang video bilang suporta. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko eh. Bye-bye.